kamusta Melay? Okay lang naman. Back to television back to work na naman after kaming dalawa ni Gio. Ano yung magiging role niyo rito? Ako yung isa sa mga kumari ni, para mga katsikahan ni Miss Janice de Belen. At saka siya naman yung kasama ni Mr. Eddie Garcia. Uli siya dito. Kasawa kami. Ako si Omar. Ako naman si Cleopatra. Bali, magkasawa kami dito. Ako nagtatrabaho sa munisipyo. Siya naman, police. Balik teleserye nyo together, no? Yes. After a long time. Ano yung last na teleserye nyo? Yung together, tanging yan. Mano po. Lito, ikaw ay... Hindi, yung together lang. Together? Once upon a time. Mana po. Mana po, yung kami teleserye. Pero ngayon, nagbalik kami. Kamusta? Part kayo ng magandang production. Very ito. Happy. Sobrang thankful kami kay Sir Gio dahil in-insert, nakasama kami dito. In-insert kami dito, nakasama kami dito. At magkasawa pa kami. At least, parang hindi ako mahihirapan sa pag-buntis. Oh, speaking of buntis, kamusta naman? Hindi ba mahirap magtrabaho na medyo may laman ang siya? Sabi naman ng doktor, okay na daw ako mag-buntis. Basta, yung worst 3 months, hindi talaga pwede kasi nasailan ako na, pero ngayon, okay na daw. Supporter ka na. Gano'ng ka-supportive si Jason sa'yo na yan, may laman yung siya. Very, very supportive. Ikaw, Jason. Siyempre yung usual na kailangan gawin ng lalaki. Siyempre kailangan parating nasa tabi ng pagbuntis. Kasi ako rin parating nahanap eh. Hirap pa magbuntis, Mela? Hirap pa? Or parang ano sa bang... Sa first trimester, sa mga kababaihan, sobrang hirap pala magbuntis sa first trimester. Bahala kayo sa buhay. Pero ngayon, okay na ako. Sobrang feel na ako. Pero anong mga pinaglilihan mo? Ano yung mga bagay na... Mga isda. Isda. Parang wala siyang ano... Wala namang... Wala siyang specific na ano... Gusto. Beba. Basta kahit ano na yun. Nagpa-ultrasound na ba? Lalaki daw or babae? Oh, since the first month, nagpa-ultrasound. Wala pa. Say, 4 months pa lang. Yata, mga 5-6 na. Kumbaga, tuloy-tuloy yung teleserye nyo kahit medyo nagbubuntis. Yes, tuloy-tuloy. Kasi ano naman eh, okay naman na siya. Saka, siyempre, ano naman sa kanya, kumbaga, naintindihan naman yung situation niya. So, yung role niya, hindi naman masyadong gawin. Mabigat. Kumbaga, si Jason, kung sakali, ano bang plano after? Kumbaga, may wedding naman pinag usapan. Siyempre, talagang tuloy-tuloy na yan, ha? May ganyan bang plano? Sa first week of December po. Ah, talaga? Is it a big wedding or? A medium, medium. Simple lang, kaya simple lang naman. Pero siyempre, pinaganda rin kaya medyo, parang maganda naman. Kasi siyempre, siya kami sa tao. So, medyo, pagka-formal, parang, siyempre, naman kami simple lang. Pero, trinay namin na maging maayos para maging special. Yun. So, gagawin yan sa Gem Sign? Yes. Okay. So, may mga ninong ba kayong artista or ninong? Meron naman, pero hindi pa namin na-release yung invitation. May ilan-ilan? May ilan-ilan, pero... Kapag Miss Grace ang... Si Ma'am Grace, of course. Miss Grace, na talaga siya. Ayun. Kumbaga, ilan bang plan na anak niyo kung sakaling after this? Ako gusto ko marami, pero after yung seminar, na-realize ko yung situation eh. So, maganda siguro family planning. No? Kasi nag-seminar kami sa Prikana, yung sa church. Sabi doon na 3 years mababalik yung lakas ng babae. So, hindi talaga pwede maraming anak. Dapat talaga plan. Pero hindi natin alam naman. Diba? Pero natakot ka ba nung Mylay nung simula na parang, uy, nabuntis ako, paano na yung career ko? May ganun ba? Wala. Kahit kasi plano namin to eh. Plano talaga namin to na mag-baby na kami. Kaya expected din namin na pag may baby, it's like happiness. Sa kanya namin sinabi. Pero sobrang happy ko talaga. Sobrang kasi na surprise na nakabuo kami ganun. At kahit buntis ka, may tuloy-tuloy yung trabaho. Kumbaga. May eksena ba dito na buntis ka talaga dun sa ano? Hindi pa alam. Pero parang gano'n kasi mag-asawa naman kayo. Thank you.